oras, makibigan. Ay, ganap na. Oo, alam ko, late ako. Magalit, wag magagalit pa kayo. Patawarin mo na, pasensya na. Hindi ko naman alam, di ba, na totoo ang forever said. Ayoko talaga maniwala dyan eh. Hindi ko alam na pag nag-EDSA ka ngayon, para kang nag-out of town. Pero EDSA lang pinitahan mo. Diba? Dapat nagdala ko ng popcorn, ganyan, oh. Hornik. O kaya munggo, para pagdating ko ng office, togi na siya. Papatingin ko lang po ha, lahat ng mga iniwan kong naandyan pa sa EDSA ngayon. O mga sir, mga, nakarating na po ako, kayo nandyan pa rin kayo, ano? Ay, naka. Diyos mo yung buhay to. I spend, mga kaibigan, overall, ah, from Cubao hanggang office, dito sa office, ah, I spent 2 hours and 45 minutes drive time. Cubao lang yan, ha? Cubao pala. Pero syempre, nalandito na ako. Makakalma na ako. Di ba sabi nyo, ay tumigil, nakarating na nga, daldal pa din. Oh, sorry na. Ganang magalit dyan, oh. Tawagan nyo na ako, mga kaibigan. Over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Oo, ha? Yung mga nasa biyahe ngayon, mga kaibigan, na kanina ko na-realize, Richard, na ano, matanda na pala ako. Lumalang ngit-ngit yung tuhod ko. Mag-drive kanina. Eh, di malapit na part, ano? Siguro dahil sobrang traffic, gusto mo nilang ano, komportable ka. Nilamigyan ko yung aircon. Pero tagak pa yung bawis kasi ing-ihi ako. Sabi ko kanina, okay sana ano, kung halimbawa ang pagiging tao, di ba pwedeng minsan i-assemble mo yung katawan mo, no? Yung mga di yung pagiging ihi ka at wala kang maihian, idudura mo muna. Di ba mga ganun? Pero wag naman yung may lasa. Idudura. Ang problema ko, yung kasama ko sa kotse kanina, naiihi din. O di kung totoong pwedeng iihi mo ay idura mo ng ihi, baka magduraan kami dalawa. Parang kami naiihi. Sus, talagang buhay ito. Hello po sa mga nasa EDSA ngayon, di ba? At saka yung hindi lang, ano, hindi lang nasa EDSA, kundi yung mga natatraffic sa Manlansangan. Kanina, mga kaibigan, buti yung EDSA, sobrang bagal, pero gumagalaw siya ngayon. Kanina, Quezon Avenue. Ay, nako. Oo. Iba doon. Pwede kang matulog sa harapan ng kotse, hindi ka masagasaan. Hindi naman kasi aalis yung mga... Ay, grabe kanina. Ano meron sa bansa natin? Oo. Kanina lang ako nakalayo-layo ng ganyang oras eh. O, kasi lagi lang ako nasa area. Di ba, mula nung nagkaroon ng stoplight ng EDSA, sumikip, magal ang daloy. Di ba? Mula nung nagkaroon ng stoplight ng Quezon Avenue, hindi na siya U-turn slot, bumagal. No? Nagtanggal tayo ng maraming U-turn slots, pero wala namang kapalit. Ano na? Lalang, tatanong lang, ano na? Ang tanong ko lang, pero alam niyo ba kung kailan talaga magka-traffic ng husto? Ay, nako, manda sa Feb 13 traffic yan. Sa Feb 13, ha, one night, mga kaibigan, bago mag-Valentine's Day, traffic yan. Alam niyo kung bakit? Ay! May concert kami sa Araneta Coliseum. Ako nga, ayaw maniwalang ako'y nandun eh. O, parang, ako mismo parang, ha? Pero to, ayan ha. O, finally, may napilit na akong producer. Kasama ko po si, ano, si Miss, magkakasama kami, Miss Gladys Guevara. Yan. Si, Boobsy. At saka si Ate Gay. Feb 13, ha? O, Araneta Coliseum, mga kaibigan. Ang title ng show ay... Panahon ng may tama. O, di ko alam bakit nasali ako dyan. Pero okay na lang din. Baka itakwi lang. Feb 13 ha. O. Feb 13, panahon ng may tama. Ayan ha. With me, Ate Gay, Miss Gladys Guevara, and Boobsy. Ayun, kasi nang i-announce to. Kaya lang na dyaryo na pala kami. Kaya kung ano, kung wala kayong naiisip puntahan sa darating na ano, Feb 13, diba? Pumunta na kayo sa ano, sa Araneta Coliseum, habili kayong tickets namin. Pero kung ano, ipupuntahan na kayo, i-cancel nyo na ngayon. Diba? Huwag nang ano dyan. Ay, naku, nakanta boy si ano, si Miss Janet. Ayan, Zapanta. Batiin mo naman si Harry Mendoza at si Ruby Arco, nakanta boy sila. Maligayang pakikinig po sa inyo. Si ano,
Ay, si Sir Joe, nakikinig. Sabi niya, oo, sabog ang Arneta niyan. Saya, oo. Di ba, sabog daw Arneta sa ano, 513. O, sabog din naman kasi nandun kami. Di ba? Ano to? Sino kaya ito? Parusang Vietnam, Papa Jack ang traffic. Ay, naku, uy, pa-text po ako ng pangalan nito kasi hindi ko kaano. Nawala po yung ano, phone book ko, nag-save-save pa lang ako. Dali. Salamat po sa pag-text. Ah, si Adrian, ang ating caller ulit from QC. Hello? Oh, Edwin. Magsalita. Magtitigan tayo. Ay, naku. Maligayang bati, mga kaibigan. Oo, ha? Sa mga nakaantabay sa atin. Sa kalagitan ng traffic kanina, naka-order ako online. Oh. Imagine mo, nakapag-shopping ako online kanina. Totoo. Wala halong biro, ha? Sa hinaba-haba at tinagal-tagal namin na nasa EDSA kanina, naka-order ako at nakapag-shopping ako online. Mura lang naman. Oh. Pero magandang mag-shopping online kapag meron kang, eto na, Paymaya. Yung mga shopping-shopping online, accessories, fashion, ano, fashionable clothings. I-download mo na, yan, sa yung Android App Store, ang Paymaya. As in, Paymaya. O, huwag nang paulit, pa-spell ulit sa akin. Paymaya. Tawag na, dali na. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Alam, may nagre-re ako. Tinamo yan, oh. Tinamo ka? Tinamo ka? Tinamo? Totoo yan? Meron kayong Arneta ko? Baka kitayaan yun, ha? Actually, ang buong katotohanan ng buhay, mga kaibigan, nag-Arneta Coliseum na ako. Pero sa Paddy's Point, yung gilid ng Arneta Coliseum. Diba for the first time ever sa loob naman? Ito na, fuck! Pabati naman, ha? Si Teddy, Maris, Ivy, Arian, and Bea. Santa Cruz, Marinduque. Nakaantabay yung sabi ni Eribert. Yung Eribert? Bigyan mo ako ng pangano, sir, ng affiliation para maalala ko. Minsan, may mga kilala ako na kilala ko lang sila by face at yung company nila, but not by first name. So, patawarin nyo na ako pag minsan, pag nag-text kayo sa akin, ang sagot ko ay, who you? Tapos pag hindi nagpasa ng load, di ko pansinin yun. Joke lang to naman. Tawag na. 832-6171, eh? Oh. Mga hukagi daw ng imos na kanta by Jones, Nerona, Gerald Tuazuan, Klein, Santillan, and Jazz Benzuan. Yan. Kamanava, yan. Pitong Pogi, Aling Tintin, from Klein, Santillan. Oh. Hello sa inyo dyan. Late ako ngayon, dapat mabait ako sa air. Mabait dapat ako. Late ako eh, oh. Parang hindi ko kaya. Mabait naman ako, kaya lang, syempre, ano. Kaya lang, ano, prank ka lang. Hello daw, ha, sa buong VSBAMM 4-4D ng PUP Manila at sa buong, ano to? Genus? Di ba? Paano naging Jeros yan? Ang pangit ng sulat. Eh. Jeros Production. Sana nakikinig kayo mga Bex. Oh. Mga Bex daw. Mamaya na ibang bati ko. Meron dalawang page dito. Parang apat na araw ko mabasahin. Mamaya na yan. Ano, mamilita. Adrian, hello? Okay, huwag ka magsalita ulit. Ang dali-dali ko naman kausap. Oh, di ba? Oh. Ganito yun, ha? Pag natawagan nyo si Papa Jack, oh, huwag nyo ilapag yung phone. Pagka CR ka, maglalaba kayo. Ganyan. Eh, ganyan, ihahang muna niya dyan lang. Makikinig ng radyo, pero malayo siya. Mga dalawang ano, dalawang purok ang layo. Layo, ah. Fairness. Ligayang bati po sa lahat. Ay, nako. Magbabati na lang ako dito para masaya. Si ano, si Cheryl Tanyag. Papa Jack, kabati naman. Hi, kila Mikey, Pao at Mama Sel na Santa Rosa ngayon. Salamat ng marami. We love you. Yan. Buong Milan, Italy. Totoo yan, kahit hindi pinilab ako. Buong Italy. Kahit Italiano, yung wala namang pakialam sa akin. Mahal ako. Oh, ha? Fairness.
Pero binabati ko yung mga taga ano, head office ng Grab Taxi Philippines, ha? Oo. Ah, kinukulat ko sa kanilang Twitter, kinukulat din ako. Ang great reply din. Ha? Oo. Maraming salamat. That's very, very nice of you. Thank you very much. Hello? Hello po. Good evening, Papa Jack. Good evening. Sino to? Si Anna po. Ay, Anna, kamusta ka na? Okay lang po. Okay ka lang? Opo. Okay, salamat sa pagtawag. Para matapos na to. Anna? Po. Yeah. Ilan taon ka na? 28. 28 ka na? Opo. Malapit ka lang tumanda. Nakaasar lang. Taga saan ka? Dito lang po sa Pasay. Oo, narinig ko mga sakyan ha. Parang ang luwag ng daan sa inyo. Malapit po kasi kami sa ano, ilalim ng LRT. Ay talaga? Opo. Malapit ka sa Libertad? Opo. Parang hindi ka naman sa may LRT malapit, parang malapit ka naman sa chassis ng sasakyan. Hindi po kasi sa gilid po ng yung kalsada yung bahay. Pwede ba kisara yung mga pinto, gano'n? Sarado po eh. Sige. Buti nakakatulog kayo pag ganyan, no? Masanay na po. Bagay. Uy, totoo yan, ha? Nung college ako, totoong kwento to mga kaibigan. Nung college ako, naghanap ako ng ano, mauupahan, di ba? Ano ako, PUPN ako eh. Naghanap lang, kahanap ako ng Ilocano rin. Eh, okay lang ba kwento ko muna sa'yo? Okay po. Ano, mas maganda yung kwento ko kasi yung kwento mo. Sorry, huwag ka nang mag-aalit ha. Totoo to, naghanap ako ng mauupang room, keme-keme. Tapos, ang nahanap ko, kapwa ko Ilocano, nag-rent ako dun. Santa Mesa, Paltok Street, dulo yan eh. Ngayon, nung time na nagsabi akong uupahan ko na siya, hindi ko alam na yung likod niya ay nakadikit sa rilis ng tren. So wala akong idea. Eto na ngayon, naglipat na ako ng gamit, natulog unang gabi. O, hindi ko, unang gabi pagtulog ko, dumaan yung tren, tumakbo ko palabas ng bahay. Akala ko may sunog, katabi pala nandindin ko yung tren. Hindi naman alam, malay ko ba? Ayun lang, wala na, walang kwenta yun. Masensya ka na, bakit ang kwento? Okay lang po. Oh, ako mga okay ka, parang umamin kang pangit nga. Salamat ha, hindi ka man lang namlastic, ano? Anong ginagawa sa buhay ni Anna? Wala po, dito lang po ako sa kapatid ko. Anong toka mo dyan? Wala, nagbabantay po ng pamangkin ko kasi nagtatrabaho po siya. At least may ginagawa ka, kung sabihin wala, loko, may nakagbantay ng pamangkin, okay, ng bata. Di ba? Kasi kung wala kang ginagawa at nandiyan ka, baka gawin kang props, lo. Gawin kang props, sabi ko sa dinding, oh. Ana? Po. Jowa ka? Opo. Patagal na kayo? Opo. Kiss na kayo? Okay naman, tumawa naman. Totoo? Ano po? Wala. Ba't ka na patawag nga pala? Kasi po doon na po sa jowa ko. Oo. Oh. 5 years na po kami, parang... Ate, parang bore na bore ka sa love life mo. Parang gusto mo matulog sa pagkakwento. Hindi mo kinakabahan po kasi ako. Ha? Kinakabahan. Kasi kinakabahan ka, oh. Tapos ngayon, parang... Lagi po kami nag-aaway dahil lang po sa isang bagay na ayaw ko. Halimbawa, ano yon? Yung pag-iinom po niya. Anong bang gusto mo? Completely itigil niya yon o bawasan? Hindi naman po totally na itigil niya. Yung akin lang po, yung tama lang. Huwag yung sobra. I'm sure pag saan tinanong mo, nasabihin niya tama lang yon. Tama, pag saan tinanong ko. Di ba na? Opo. Gaano ba kadalas? Ang araw-araw po, kaya lang, araw-araw, nagpapaalam naman po siya sa akin actually na naiinom siya, ganun. Pero, araw-araw siya umiinom? Opo, pero tig isang buti lang po yun. Tulad nung pong kagabi, nag-away po kami dahil po nalasing siyang sobra. So parang hindi ko po alam. So nung tumawag na ako, anong dyan sa mga kaibigan niya, nagiinuman pala sila doon. Pero yung, teka lang ha. Ang ibig mo sabihin sa akin, every night siya uminom isang peraso. Opo. Pero kagabi, uminom siya pang maramihan na. Opo. Pero yung palagi siyang umiinom ng pangmaramihan, yun ang madalang lang. Ang madalas yung isa-isa lang. Opo. Mainom pala eh.
Eh, gusto ko po kasi, Papa Jack, yung wag sobra, pero hindi niya po ginagawa yun. Lagi po siyang nagpa-promise na hindi niya nagagawin. Yung Kailangan lang, ha? Pag-usapan natin yung pag-inom ng alak, ha, mga kaibigan. Ento kasi yan, ha? Oh. Sa atin lang kasi yung pag-uminom tayo, kala mo, alam bukas, yung matatapos na ang mundo pagkatapos mo uminom. Kaya, kung pag-inom tayo, walwalan talaga, di ba? Yung parang patikal ka lang lahat ng miyembro na nagiinom. Sa atin lang yan. Oo, na nagpunta ako sa ibang bansa, etos lang, na nagpunta doon. Actually, ang beer, to be honest with you, ha, hindi ako manginginom, mga kaibigan. It's a beverage, di ba? Yung ibang, sa ibang bansa, pag kumain ka ng pizza, ang kadugtong niyan, beer. Kasi isa lang. Sa atin kasi pag-isa, bitin tayo. Gusto natin pag-isa, hindi isa. Isang case yan. Kasi pag-isa lang yan, nga nga. Oh, I've got nothing against, ha, yung you drink one bottle of beer. I don't see anything wrong every night. Di ba? May mga taong ganyan. I don't do that, but I just don't think that's wrong. Alright? Oh, it in any way, it does not cross, di ba, the border of being wrong. Are you getting my point? Like, you know? Yan ang ano sinasabi ko. Ang problema dito, so ayoko i-count yung araw-araw siya uminom tagi isang bote. Di ba? Oo. Iba naman yun. Ano? Okay. Iba naman din yung mga tao, mga kaibigan, na ano, na clinically, wala, dyan na yung aeroplano. Iba naman kasi yung ano yung talagang ano, declared ka, medically declared ka na ano, na alcohol dependent. Yung mga ganyan eh. Pero yung jowa mo ate, uminom siya pa isa-isang bot isang araw para makatulog, just a cup of the day. Opo. Okay, walang problema din ate. I don't see anything wrong. Kasi pag ninag mo na ninag yan, wala siyang ginagawa masama eh. Diba? Ang problema mo kasi, nakipag-inuman pa siya sa barkada niya. Eh, hindi naman araw-araw yun eh, ba't gagawin mong issue? May barkada yung tao. Yun nga, parang yung pangako niya po na hindi niya nagagawin yung ganun. Naniniwala ka bang bumubuhay niya? Hindi siya makikipag-happy-happy sa barkada niya. Kalokohan yan. Kung mapaniwalaan ang sarili mo ate, di ba? Baka mamaya pinangako niya yan. Teka lang, may lamok sa paligid ko. Ano ba ito may lamok? Di ba? Naniniwala ka ba ate na buong buhay niya ay ano, hindi siya makikipag-happy-happy sa mga barkada niya. Baka nga sinabi lang niya sa'yo na hindi na siya iinom kahit kailan para lang marinig mo yung gusto mong marinig. No, makulit ka, okay? Sige, promise. Siguro, sabi niya, promise, pero mag-uminom ako, hindi ko na lang sasabihin sa kanya. Natago ko na lang. Eh, nalasing. Sara ulo rin siya. Eh, nagpakalasing eh. Sabi is tumutuloy. Ganun nga po yun eh. Ate, kasi kung paminsan-minsan lang, huwag mo sakitin ang ulo mo. Eh, gaya na po ngayon, Papa Jack, pa hindi ko na po siya tinawagan buong araw hanggang ngayon. Kasi parang napapagod na po ako sa promises niya na ganun pa rin yung nangyayari. Anong ganun pa rin? Yung nalalasing siya na okay lang po yung paisa-isa, pero yung malalasing siya. Ay, nagiinom na naman siya ngayon. Opo, magkasunod na araw eh. Bago ba yung kahapon, kailan siya huling uminom ng ano? Kahapon, tas yung ano, isang araw po, tas kahapon. Tas ngayon? Hindi ko po alam kung uminom siya ngayon kasi hindi ko po siya tinawagan. Nagtampo ka, oo, nagpapahabol. Parang gusto ko nang tapusin, Papa Jack. Tapusin mo, ate, kasi ano yung pagkataon niya yan eh. I mean, eto paliwanag ko lang. Papa Jack, tinuturuan mo yung mga listeners mo na ano, maging lasinggero, hindi naman. That's not my intention. My intention is, ganito yan ate. Parte yan ng pag-asaya. Diba? O serbesa. No? It's only when sinobrahan natin, nagiging masama. Okay? Opo. So, kung itong jowa mo ate, ay tipo ng lalaki, iba na maraming kaibigan, at siya hindi po ng tao naniniwala na pag nagsaya, nag-inom sila, wala naman silang sinasaktan ng ibang tao, di ba? Lifestyle niya yan. Now, if the intention is you want to change his lifestyle, it would, di ba, it would take so much patience, di ba? From your end para mangyari yan. Okay? Opo. Oo. Kasi doable yan gusto mo eh. Doable yan, bakit naman hindi? Ang pinapayo ko lang, bakit mo pasakitin ulo mo kung wala naman dahilan? Pwede namang, di ba? Pwede namang hindi yung pasakitin ulo mo. Pero kung para sa'yo, excessive na yon. Ayaw mo ng ganong jowa at binabanggit mo sa akin ngayon na Papa Jack, gusto ko nang tapusin. Eh baka nga gusto ko nang tapusin. Baka talagang nabobore ka na sa relasyon ninyo. Kasi kahit na ganong sakit ang ulo mo sa kanya ate, hindi mo masasabihin na gusto mong tapusin niya kung love mo talaga yung tao. Kung excited ka pa. Kung masaya ka pa.
Hindi ko po alam eh, kasi lagi niya po sinasabi na ayaw niya akong mawala sa buhay niya, yung ganun. Baka naman nung sinabi niya yun, lasing siya. Hindi po. Kasi lagi nakainom eh. Okay naman po siya pag hindi siya malasing. Parang, kaya naiinis lang po ako nung pag malasing siya, wala, parang wala na. Parang, lagi niya sinasabi sa akin na gusto ko daw ako lang po laging masunod. Baka naman ganun yun. Ah. Teka lang, okay. So, 2 days siya nag-inom. Ano bang ano, meron? May party, ganun? Wala po. Basta nalaman ko lang po kagabi nandun sa kaibigan niya. Nag-inuman sila. Tapos lasing na siya nung tumawag ako. Paano mo nasabing lasing? Kasi po tinawagan ko siya eh. Tapos? Tapos hindi ko na siya maintindihan. Ah, buyoy na buyoy. Law-law na hindi niya. Tapos nagalit ka. Nagalit po ako hanggang sa kanina. Hindi ko na siya kinausap. Bago, teka lang ate, tuwing kailan siya nag-iinom, ano to? Kasi 2 araw na magkasunod lang yan eh. Kailan pa yung bago yung 2 araw na yan? Matagal na po yun, Papa Jack. New Year pa. Yun naman pala ate. Kasi kung magkwento ka naman ate, parang namang araw-araw siya nag-iinom sa kanto. Araw-araw po naman talaga siya nag-iinom. Nang pag-iisa, 2 yung ganun lang po. Oh, wala na problema dun eh. Actually, I don't even consider that ate, that's something wrong. Sorry, mga kaibigan, ha? I don't consider that as something wrong. Oh, honestly, according to ano, studies ate, may magandang ang effect ang pag-inom ng 1 bottle of beer every day. Honestly, ha? Medically, may benefits yan. Huwag mo na sobra, ha? Hindi ako sure. Balita ko lang. Oo, oh, diba? Huwag mo ibilang yung araw-araw siya umiinom ate. Wala namang ano dun, eh. Eh, uminom siya katapos. Yung huli naman, New Year, celebration naman. Baka may birthday party, ate. Kung magkwento ka kasi, exage. Lagi na lang siyang uminom, lasing. 2 araw lang po yun, Papa Jack. O pala naman eh, 2 araw lang pala eh. Ba't kung magkwento ka, ate, parang lasinggero siya. Eh, kasi po hindi niya po sinabi sa akin. Hindi ko po alam. Yun yun. Liwanagin mo yung issue mo, ate. Yung hindi nagpaalam, hindi yung uminom. Opo. Diba? Diretso yung issue mo. Issue mo ay dahil hindi nagsabi sa'yo. Hindi dahil nag-inom siya. O, pag nagsabi ba sa'yo, ate, yung jowa mo, papayagan mo ba? Ito na. Tagutin mo, papayag ka ba pa nagpaalam? Hindi mo, kasi okay, hindi nagpaalam. Diba? Kasi bago po siya uminom doon, nakainom na po siya, 2 bote. Makapag-break ka na. Ano? Bakit po, Papa Jack? Ha? Bakit po? Kasi di ba yun ang gusto mo? Ikaw nagsabi, di ba? Hihiwalayan ko na. Lasing ka ba? Sorry mga kaibigan ha, I am not, I will never suggest, encourage anyone na maging lasinggo ka. hindi yun ang punto ko. Di ba? Huwag lang natin kami exaggerated yung kwento natin. Di ba? Ang dating kasi ate ngayon, pag hindi ako nag-probe sa iyo, ang dating nito, maniniwala kami ate na yung jowa mo ate, a picture of a guy na araw-araw ano basag. Hindi yun ang kaso. Hindi po siya araw-araw yung lasing. Pero anong problema mo ngayon? Yung diba? Nga po, yung hindi niya sinabi sa akin. Parang... Yun yun. Opo. Eh kasi ate nga magagalit ka nga. May issue ka kasi dun eh, ba't niya kasabihin? He will get in trouble. Diba? Ano bang celebration ka? Ano, isang araw? Ba't siya minon? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Opo. Basta anong hindi mo alam? Hindi ko po alam kung ano yung dahilan. Ba't nag-inuman sila ng mga kaibigan niya nung isang araw, tapos kagabi? Pero ako, sagutin mo ako ng maayos ha. Meron ba siyang kaibigan ayaw mo? Wala po. Bakit di ka na lang? Ikaw ba na-try mo na maki-join pag managsasaya sila? Na-try ko na po. Oo. Ayun, ayaw mo ng crowd. Ayaw mo ng... Okay naman po sa akin. Kasi kung kakibigan mo naman yung mga tao yun, anong issue dito? Issue po sa akin yung hindi niya sinabi yun. Yung? Kasi nga magagalit ka rin. Hindi naman yung point. Diba? Alam niya kasi nga, no, he will get in trouble. So, ba't nga sabihin? I am not telling you, Ana, na tama yung pagsisinungaling niya.
Alright, hindi lang pinupunto ko dito. But, I guess there's a way na hindi na maulit na mag-liam siya sa'yo. Na magsasabi siya. Kapag nagsabi siya, then he, maybe, pag hindi siya, ano, magkakaproblema by telling you anong gagawin niya. Iluwang mo yung telepono, ba't mo inunguya? Hindi po, tinatakpang po kasi may dumaan na LRT. Hindi LRT yun, jeep yun. May dumaan po na LRT, Papa Jack. Wala ng LRT, 10:20 na eh. Diba? Meron pa po eh. Meron pa? Opo. Kakadaan lang po, Papa Jack. Okay, di mali pala ako, sorry. O baka po, Papa Jack, dahil sa galit ko, kaya nasabi kong ganun. No, parang gusto ko nang tapusin. Yun, hindi ko po alam. Ano bang labaw niya? Timekeeper. Timekeeper? Opo. Alam niyo, mga kaibigan, ganito, ano? Ay, ito, ano to, stigma ng lipunan to. Ay, napapaliwanag ko lang sa'yo, ha? Opo. Kasi tayo, naniniwala tayo minsan na kapag ang tao uminom, hindi na siya ideal bilang tao. Ganun tayo eh. Diba? I respect that some people wouldn't drink, ano? May mga tao kahit anong gawin mo, kahit magkakatotokan tayo ng anes, hindi, you know, prinsipyo mo yan eh. But on the other hand, I don't really think, diba, na kapag uminom ka, right? Ay, you are, diba, you are no longer a nicer person. Kanya-kanya yan eh. Iba naman kasi yung excessive drinker ka. Magkaiba yun. Diba? Magkaiba naman yung wala namang party, wala namang piging, walang kasiyahan. Meron kayong apat na case na ano, na alak, magiinom kayo. Iba rin naman yung wala kayong trabaho, may panginom kayo. Pero sa mga taong natin naghahanap buhay araw-araw, minsan pampatanggal ang stress yan eh. To loosen up, to go to sleep, easier. Yung ganyan mga tao ate. Diba? Stress sa trabaho. Hindi ko I'm not recommending ha, mga kaibigan, na mag-inom kayo araw-araw. Pag napagod, oh, mag-glass. No! Diba? Kasi yung mga taong bibihirang uminom, yun yung mga nagpipigil, yun yung mga nakatikim ng alak, yun yung mga walwalan. Insan lang to, pa! Diba? Yung mga taong sanay ate, benefit kasi yan eh. I'm just trying to explain it to you, ate, ano? Kasi kung magpagkwento ka sa akin, ang pag hindi kasi ako nag-probe sa'yo, ate, ang magiging dating nito, magkakaroon kami ng imahe ng jowa mo, ate, na isang lalaki na sa kanto, walang damit, nagiinom maghapon, at amoy chiko. Diba? Oo, may pinipig tuloy. Pero hindi naman. May trabaho naman siya. Nagkamasagun ng kasiyahan. Tapos ang kwento mo na ate, 'di ba? Lagi siya naglalasing. Hindi naman niya totoo 'yun. Dalawang beses naman po papatsak 'yun. Magkasunod. Papala naman eh. Ate, huwag niyo exaggerate yung kwento. Pinapasakit mo ulo mo. Hindi naman pala ganun kalala kung magkwento kang lala na. 'Di ba? Ano pong gagawin ko, Papa Jack? Wala! Anong gagawin? Ay, naku. Ate, wala ka naman kayong problema gaano. Alam mo, feeling ko lang ha. Feeling ko lang, ate. Gusto mo lang maramdaman na sumusunod dyan sa'yo. Parang ganun po. Gano'ng katagal na kayo? 5 years po. O, 5 taon na kayo, ate. Tapos yan lang ang issue mo. Feeling mo, ang laki na ng kasalanan niya. Unfair naman sa lalaki yun. Diba, sa lahat ang napatunayan niya sa iyo? Yan lang, ate. Yan lang ha, dalawang araw siya nagsaya kasama ng mga kaibigan niya. Ang sabihin mo na gusto ko nang tapusin. Di ka ba naiiya sa sarili mo? Ha? Out of 5 years, ha? Sa 5 taon kayo mag-jowa, ate, nagsaya siya kasama ng kaibigan niya, di ba? Dalawang beses magkasunod. Kailan pa naging bawal yan? Ang sabihin mo, ayoko na. Ha? Ano yun? Ganun lang? Naintindihan mo? Opo. Kung makipag-break ka na, total ayaw mo na. Yun na, makipag-break ka na. Break talaga. Oh, sa akin pa nang galing? Ako ba nakaisip niyan? Ako. Oh. Ba't ako tinatanong mo? Baho ah.
Bye. Ito, sabi kang totoo sa akin, ha? Opo. Ano ba kasi ito? Ikaw ba ang talagang gusto mo ba? Imbis na puntahan ka, imbis na mag-inom siya, puntahan ka na lang niya, ganun? Pag po, di po, umuwi po siya dito, Papa Jack, tuwing Saturday. Oo. Tapos po, inahayaan ko naman siya na uminom dito. Pero isang bote lang. Kasi ang dating niya natin, kada hayaan mo siya uminom ng isang bote, ang dating kasi niyan, may utang na loob siya sa'yo na parang, parang siyang bata na ano, hindi na bata ang jowa mo. Ayoko i-educate mga kaibigan na inom ka isang bote, pagod ka kasi. Eh, masama na yan. Eh, kasalanan ka na sa jowa mo. Ano yun? Atin lang kasi yan, mga kaibigan. Yung pag uminom, dapat marami. No? O, pag uminom tayo ng mga tipong tag-iisa, bitin ko, pabili ka pa. Apat na kahon. Ganun tayo eh. Eh, kung isa-isa lang, ate, beverage lang naman yan eh. Alam mo, ate, magagalit ako kung halimbawa, yung jowa mo nang hihingi sa ibang tao, nagnanakaw, nananakit ng kapwa para matustusan yung pag-inom niya araw-araw ng isang bote. Ay, magalit ako sa kanya. Hindi naman ganun ang issue dito. Ano na, anong issue mo na? Asan ba siya ngayon? Anong lugar? Sa Laguna. Hmm. Ba't galit ka sa akin? Hindi po. Ako ginang. Pa sa akin, galit ka? Grabe ka na, ha? Grabe siya, oh. Hala, oh. Ano na? Hindi ko po alam, Baba Jack, eh. Kung ano gagawin ko. Nakapag-break ka na nga. Malaki na kasalanan niya, di ba? Uminom siya kasama ng kaibigan niya. Kung hiwalayan ko buba siya o hindi. Oh, sige, ipagpalagay natin. Kasi ikaw naman na may gusto na maghiwalay kayo. Hindi naman ako. Nasakyan lang kita. Kasi naisip mo yan natin. Ibig sabihin sa utak mo, ganun kalala ang kasalanan sa'yo ng jowa mo. Pasensya ka na. Sa akin ako kasi hindi ako nagsumasang-ayon sa'yo. Oh, halimbawa, maghiwalay na kayo. Paghiwalayin ko kayong gabi, tal, gusto mo yan. Tapos after a while, maaalala mo, break na pala kayo ng jowa, nag-break pala kayo ng jowa mo ng 5 taon. Pag tinanong ka ng iba, Huy, Ana, ba't ka nag-break ng jowa mo 5 taon? Ang sabihin mo, ay kasi nagsaya sa kasama ng mga kaibigan niya, nakipag-break ako. Diba? O, sino parang tanga? Ha? Ako. Oh. Ikaw nagsabi niyan, ha? Volunteer. Tinanong mo po ako, eh. Ha? Tinanong mo po ako. Oh, pwede ka ng sugat ng ikaw po. Ba't tinasa mo sa akin? Opo. Tinanong. Hindi po. Hindi ko po siya hiwalayan, Papa Jack. Hiwalayan mo na. Bakit po? Kasi gusto mo. Pwede pong bawiin? Pwede. Pero depende. Ilongga po kasi ako, Papa Jack, eh. Tatay ko, Ilongga. Huwag ka mag-alala. Alam din ang punto ng Ilonggo. Ganun po. Ewan ko sa'yo kung Ilonggo eh. Kung maka, ganun po, ako Ilonggo? Saan po, Papa Jack? Yung tatay ko? Opo. Andun sa North Cemetery. Hindi po, saan sa Ilonggo? Na ba? Huwag ka dumalaw, mahal ka namin ha. Pero ganun paramdam ha. Diyan lang kayo ni Kuya, stay put lang kayo dyan. Ano yun, te? Saan po sa Iloilo? Istansya. Ay, malayo po sa amin eh. Ah. Saan kayo? Haro. Ay, sa Haro? Ay, ha. Aw, alam ko yung Haro. Nakapunta na po kayo, Papa. Ay, paghapon ka usap mo, Haro. Sino to, Haro? Hindi ba ako nakapunta sa Haro? Pero na, marami akong mga kaibigan dyan. Santo Domingo po kami. Wala eh, kanya mga relate kayo. Sabihin mo sa Haro. Sabi nila, okay. Hindi, huwag kang kaanong ano. Huwag kang kaanong mahigpit, no? Nawala sa lugar.
Yun nga po yung sinasabi niya sa akin, Papa Jack. Kasi lalo maglilihim sa'yo yan. Malayo kayo, di ba? Tanda mo, ate, weekends lang kayo nagkikita, di ba? Tama, mali? Tama po. O pwede mo nang hindi malaman na uminom siya eh. Tama? Opo. O pwede na siyang gumawa ng paraan para ilihim sa'yo, pero pinili niyang sabihin sa'yo kasi... Eh, siguro hindi niya kaya magsinungaling. Eh, pero kung ganyan ka nang ganyan natin, tinuturoan mo siya maglihim sa'yo. Kasabihin niya, eh, wala mo, ginawa mo sa bahay. Kaibigan ko naman kasama ko. Nagkasaya lang kami, ang gagawin namin. Magkikita-kita kami, gusto na magsaya. Yun ang style namin, anong iinumin namin? Tubig poso. Magkakarap. Mayroon kasing ganyan natin. Diba? May mga lasing po na, ano, na mawalan ng bait, no? Iba, no? Nangahamon ng away. Kung hindi naman siya, gano'n natin. Walang masama. Hindi naman po. Pag nalasing po siya, natutulog naman po yun. Di ba? Pisa ko nga, pag nalasing, nagma-mountain climbing. Ang bundok. Ate, kung gano'n pala, wala palang masama. Huwag mong gawa ng masama. Wala naman siyang ginagawang masama. Huwag mo siyang turuan magsinungaling sa'yo. Honestly, ha? 5 taon na kayo. I'm sure maraming bagay na mabuti na patunayan sa'yo yan. Tama pala. Tama po. Naman pala eh. Tapos, ang gusto mo lang maalala, ate, yung bagay na ayaw mo kasing gawin niya, pero wala nang masama. Para nasaktan po kasi ako kasi sa pangako niya na 2016 na yung ganun sabi ate, niya. Ate, baka pinangako lang sa'yo niya kasi alam niya ang gusto mo marinig. Mahalin mo yung pagkatao niya, wala namang ginagawa yung pagkatao niya masama sa'yo. Okay po. Bait-bait ka naman, bait-bait mo. Diba? Siguro po nainis lang po ako. Hindi nagpaalam. Bakit nagpaalam? Eh, magagalit ka eh. Yun nga po yung sabi niya. Pag sinabi ko sa'yo, di... Diba habang nandun ako sa inuman, tawag ka ng tawag. Pinagawin ba yun? Totoo po yun. Talagang lang. Kasi naman pala eh. Ang daming ganyan ha. O yung halimbawa magpapaalam jowa lang sa kanila. Totoo to mga kaibigan ha. O, hello po sa mga makakarelate. Yung bawa yung jowa nila. Ano sa possessive yung babae o lalaki. Yung jowa niya, pinayagan naman niya. Sige, mag-mall kayo magkakaibigan na parang kapatid pag-mall, magpapaalam. Paano katakahan yan? Diba, hindi pwede mag-mall kasama ng kaibigan. Ang masama. Abayagan niya, pero every 15 minutes tatawag naman siya. Pinayagan mo ba? Dapat hindi na lang. Diba? Kada 15 minutes tatawag ka. Ano to, ICU ng ospital? Buntayan mo siya? Lalo yan natin, talagang hindi yan papaalam sa'yo. Tawag ka walang tawag. Ikaw, anong schedule ng tawag mo? Every 5 minutes? Pag nagiinuman sila? Oo. Hindi ko pa matandaan eh. Oo, kuya natin, gagawin kita ng finger food. Sasaw kita sa patis, dyan ang malat ka. Hindi ko po alam. Hindi, wag ka ganong possessive, wag ka ganong nagger. Hindi naman po ako nagger sa kanya. Ano ba ang kahulugan na magiging nagger para sa'yo? Salita na salita. Dal sa kanya. Alam mo, yan ang kala ng ibang babae. Yan ang pagiging nagger. Hindi yan totoo, ha? Hindi lang sa pagiging ganyan ang nagger, ate. Marami akong kilala nagger, ate, pero... Hindi naman dakdak ng dakdak. Hindi nga nagsasalita, umiikot naman yung mata, rumorol yun, gadabog naman. Magsalita ka nila. Na? Ganyan, oh. Ako, tsaka hindi ako nagar, hindi ko siya kinikipo, pero panay ang post, di ba? Post ng post sa Facebook. Ganyan, oh. May ganyan, eh. Hindi dahil hindi ka dakdak ng dakdak, hindi ka na nagdanag. Sige na, makapag-break ka na magkaroon ka ng jowang hindi nagiinom, pero... Baka may ibang ano, ibang kapintasan naman. Mahal niya daw po ako, Papa Jack, eh. Ha? Mahal niya daw po ako. Uy, ano naman eh, di ba ayaw mo na nagiinom? Di ba yung tipong ano? Yung magiinom once a month, oh, ayaw mo niya. Pasensya ka na, ano, hindi ko siya kinakampihan. Pero sa ganyang inaasal mo sa kanya, sinuturoan mo siya na maglihim sa'yo. Magsisinungaling niya. Hindi kayo magkasama, magkahiwalay kayo ng lugar.
madaling hindi mo malaman yung ginagawa niya, pero pinipili niya sabihin sa'yo. Diba? Opo. Sige na, makipag-break ka na. Sige na. Makipag-break ka na. Para ikaw na maglasing mamaya. Ano ba yan, Papa Jack? Kasalanan ko pa. May dumaang motor. Alam mo ba kung saan binili yan? Yamaha? Saan po, Papa Jack? Sa motor trade. Ay, sa motor trade pala. Ano, masaya mo pag nakikinig boyfriend mo ngayon? Sorry. Bakit po? Wala, kasi nagsasorry ka na. Wala naman. Ngayon na lang, ikaw yung galit eh. Ikaw gusto magkipag-iwala ngayon, nagsasorry ka. Eh, kasi mo siguro, Papa Jack. Kasi ginagalit mo yung sarili mo. Pwede naman walang stress ang buhay eh. Loko pag nag-stress. Alam mo ate, ito yung nakakalokang part. Pag ganyan nga ng ganyan, may stress ka. Baka dumating yung araw ikaw na nagiinom araw-araw, loko. Kasi stress ka. Oh, game. Anong pangalan niya? PJ. Ala, Papa Jack. Ako ba yan? O, hindi ako nagiinom ha. Mga boses lasing lang ako pag on air. Minum ako isang gabi. Isang basong, ay dalawang basong red wine. Oh yes, mayaman, may red wine. Bigay ng Christmas sa akin ng sa bahay lang. Patengay. Pak! Inumin na yan! Tumag na ba, kaibigan? Hindi, wala kang tinawag. Pasige na. Magkipag-iwalay po ba ako, Papa Jack? Ano ba gusto mo? Sabi nga ng sex bomb dahil sa ate. Ate! Ate! Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo! Ate! Ate! Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo! Hindi ganun yan. Sige na, makapag-iwalay ka na. Yan ba gusto mo? Imahal ko pa siya. Di ba ka makapag-iwalay? Gusto ka pa niya na maayos yan ate. Right? Sige na. PJ? Ay, so sorry po. Kabahala ako sasabihin. Oh, wala ka dyan. PJ, sorry kung nagalit ako sa'yo. Kasi, babadyan, hindi ko pa alam sasabihin ko. Eh, sino nakakaalam? Ako. Sorry na lang po. Ikaw ba? Ano akong sasabihin? Yun lang po. Na-miss na kita, ganun. Yun, Saturday, ganun. Ba? Hindi ako arte, ganun. Basta ba, PJ? PJ, sorry. Kung nagalit ako sa'yo. Kasi... Alaming kanta? Hindi po. Okay, kami lang mag-i-enjoy. Sigaril yung di maugod. Alak na nakakalunod. Mga bisyong nakakahilo. Ano bang nangyayari sa'yo? Tama na, ha? Oo. Baka walang pumunta sa concert namin. Magkano ticket, Papa Jack? Pag sa'yo, mahal. Magkano po? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung talaga kasali ako, pero sabi kasali ka. Ay. Papa Jack, punta po kami dyan sa Monday. Dito? Opo. Maglilip ako. Ganun po. Joke lang. Oh, naman. Welcome lahat.
Kasama ko po siya. Yee! Bawal lang kayo naman. Opo. Oh, hindi totoo ha. Mga kaibigan, bawal lang lasing dito sa amin. Ako lang nga yung hindi na nadedetect ng kumpanyang lasing gabi-gabi. Makinig ka sa akin on air para ako nakainom gabi-gabi. Lagi po akong nakikinig, Papa Jack. Makita mo? Laulaw lang yung dila ko talaga. Ang guilt mo kaya, Papa Jack? Ay, alam mo, totoo yan. Nakita na kaya kita. Saan? Sa Star City. Saan? Hindi yan sa may sa Aliwan. Ah, anong ginagawa ko doon? Nag-hosto kayo ni ano, yung kasama mong DJ. Ah. Yung mataba, sino po ba yun? Ah, si Rocky. Yung lalaki, mataba. Ay, siya yun! Sino po yun? Iyan niya. Si Kuya Jugs. Hindi. Sino nga po yun? Si Chico yun. Opo. Tulog. Oh, tama na. Baka mag-tweet pa yun. Ana! Po! Ulitin ko ha. Naiintindihan ko yung concern mo ate. Pero wag mo namang ilagay sa utak mo na ano na, na dahil sa may ginagawa siyang ayaw mo, eh ang sama na niyang partner. Wag mo namang yung basihan lang yung mga bagay na hindi niya nagagawa i-give up para sa'yo para sabihin na ayaw mo na. Ibang taon na kayo, yun lang ang basihan mo, ayaw mo na. Eh para sa jowa mo, ate, isipin mo, para sa kanya, nagsaya lang naman siya. Alam naman siyang sinaktang ibang tao, di ba? Opo. Huwag kang gaano, loosen up, please. Ano? Try to loosen up. Huwag mo siyang turuan na magsinungaling sa'yo. Ay, gandihan mo. Opo. Sige, hala, pasok sa kwarto, matulog na. May sarili kang kwarto? Meron po. Sasya? Di ba? Buti ka pa, may sariling kwarto. Pangarap po yung dati, lumalaki ako sa sariling ko. Nanay ko kasi pinaasa ko na nanay ko. Lagi na, go to your room! Ginagawa ko nanay. Mawala akong room eh. Don't go! Don't go, stay put! Salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jack. Magbati na kayo. Titext mo siya ng mga ganun, ha? Opo. Big hug, ganun. Padala mo ng picture ng spaghetti, ha? Bye-bye. Thank you po. Ayan. Si Ana, mga kaibigan, may problema po siya. Ang problema niya, masaya jowa niya. May ganyang mga tao, mga kaibigan, ha? Oh, they have a problem sa mga jowa, ha? Ito, ha? Maraming tatamaan dito. Yung problema nila, pag yung jowa nila, kalong pag-aari nila, di ba? Pag nagsaya yung jowa nila kasama ng iba, may problema sila. Bawal magsaya. Bye! Pag-aari mo yung jowa mo, hindi siya pwede magkaroon ng kaibigan. Di ba? Ano yan, ha? Oh. Ang bawa yung jowa niya, nag-post ng picture, masaya. Ay, naku, magre-react yan. Sige, magsaya kasama ng mga friends mo. Ano mo ginawa masama? Ay, naku, ha? Antok na ako talaga. Pwede ko ba kayong tabihan? Yung mga nakaantabay, mga kaibigan, sa Mandako ng Kapuluan, hilaw po sa inyo. Yung mga nakaantabay sa labas ng Pilipinas, dyan lang kayo. Para kasama kayo sa nabati ko, di ba? Yung babati ako dito. Teka nga mo. Tapusin ko nga ito. Si ano dito? Sino ba may bebe? Buhayo po. Sabi niya, Papa Jack, ang taas ng energy mo, advice po sa may crush po, kasi may topic dyan pa, ano daw? Sabi dito ni My Bebe, ha? Kakaiba? Tilina Cesar nakaantabay sa atin. Sabi niya, Papa Jack, Pops, bati naman. Yan. Batiin mo daw si Rufa Abriang, bagong fan. Tuwang-tuwa sa'yo. Yan. Oo, sa una. Ganyan naman ang lahat eh. Sa una, tuwang-tuwa hanggang mabusit na lang sa akin. Ng IPG Photonics, mga kaibigan ng Massachusetts. Parang napaka-mystical ng lugar na yan. Kasi kanta ng BGs yan, di ba? Feel I'm going back to Massachusetts. Ooh! Uy, ilaw nga pala sa akin, mga ano, napakagandang anak. Maligayang bati sa'yo. Klong, klong.
Pabati naman si Corpse Toto Castillo. Nakantabay siya ngayon. Hello po. Thank you. Ito, batiin ko lang ha. Unang page muna. Mamaya na yung pangalawang page. Ano dito? Parang hanggang madaling araw binabati kita. Kanina pa lang nalaman, mga kaibigan, na si Mami Lita ay sikat na pala. Dahil lagi siya nandito, nakakatuwang isipin, mga kaibigan, madalas, pag nasa padis ako, doon siya nagiinom mag-isa. Sabi ko, Mami Lita, may love problem ka, no? Lagi siya madalas ang palok sa akin, binibenta ko lang din sa labas. Abati naman sila Edith, ayan ha. Bello, Jason, Letada family in Arab City, ayan. Emmy Manilin, Cantuba family, Nino, Ben, Jeronimo, family in Tondo, ayan. Manila, Rudy, Alvin, Agnes, Tugbo family, sa Esmeralda, San Andres, Bukid. Sabi niya, Melita Tugbo, ayan ha, ng Black 1, social, may black number pa. San Jose Rodriguez. Family na next time, pati yung team number mo, sama mo dito. Parang buo. May Facebook ka ba? Ah, talaga? Kapre mo pala yung asawa ko, ha? Sana basahin mo lahat kasi para marinig ko bago ako umuwi. Ah, ganun pala. Dapat tatlong page ito. Oh, tulog muna kayo, ha? Ako nang bahala dito. Ano? Sabi nila, hindi na... Oy! Hindi daw, sabi nila, binabasa ko lagi pabati ko, Mamilita. Loko yung mga yan, ha? Hindi ko daw binabasa. Kausapin ko yung mga isa-isa yung mga yan na closed door, ha? Sa pangatlong pintuan ng CR. Closed door. Jomar, Ami, Denise, Venice, Manalaysa, family in Balagtas, Makati, Pedong, Marlene, Warren, Mosquera family, yan ha? In Black 1, Arab City. Oh, ano yung black number ulit? Ed, Joe, Vanjie, Eugene, Eman, Dagiyag family, Tita Oping, Bunbauso, sa may Riverside, Quezon City, Benji, Tess, Ian, Ken, Vem, Ibarra family, sa Block 2, sa Burban, mga kaibigan, from Mamilita. Masaya ka na ba? Masaya na ba lahat ng kamag-anak mo sa buong Pilipinas? Ay lang sa mga PUPNs, ha? Ano ba yung basa sa grupo? Chorus or course? Ha? Bala kayo. Yung mga bagong dating, ay, yung mga taga-Adamson. Nandito sila, nakiki-aircon. Shell, ha? Welcome sa aming himpilan. Tandaan nyo yung mga rules dito, bawal lumutot, ha? Hindi nyo pwedeng gawin yan. Tayo nauubos ng amoy. Wala na. Sakit parang ng tuhod ko yun. Tagal ng traffic ka na sa EDS. Diyos, may yung buhay ito. Alright, mga kaibigan. Let me go ahead and play one set of good music. And then, tawagan niyo na ako. Over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ulitin ko lang ha. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Teka ka. Alam ko na, ipa-play ko. Wait lang po ha. Nakawala yung ano. Mawala yung soundtrack namin. Alam ko na, mag-hit back muna ako. Pwede ba ako mag-heaven? Heaven ni Brian. Yan! Tapos, mag-play tayo ng Michael Bolton. Bolton. Gusto ko yung kanta ng mga masaya. Yan. How am I supposed to live without you? Parang hindi naman masaya. At higit sa lahat, ang hirap nito, ang layo nito. Ha? Gusto ko ng Bruno Mars. Mag-play.